Inuhos ito ng bata diretso sa banyo. Ngunit pagkatapos gumalaw ang sorbetes. Parang gusto nitong umakyat doon. Mabilis niyang pinihit pababa ang flush. Pagkatapos ay kinuha niya ang shaving cream para ipalit sa sorbetes. Pagkabalik niya sa sala, ang lahat ay hinihintay siyang kumain. Ang kanilang hapunan ay sorbetes. Hindi sila kumakain ng iba bukod sa sorbetes. Tiningnan ni Jason ang kanyang pamilya na tila hindi normal. Nakita ng ama niya na tila may mali kaya kinuha niya ang kanyang sorbetes. Pagkatapos ay tinikman niya ito at natuklasan na hindi ito sorbetes. Kaya tumakbo nang mabilis si Jason. Ngunit hinabol siya ng kanyang pamilya. Sa kabutihang palad, isang lalaki ang tumigil para pasakayin siya. Sinabi ng lalaki na siya si David at nagtatrabaho siya para sa FBI. Matagal na niyang sinisiyasat ang tungkol sa sorbetes na ito. Dahil ang sorbetes na pala yun ay hindi yari sa kamay. Dahil kinuha niya lang ito sa kung saan. Nagka-ideya ang matandang ito, kaya gumawa siya ng maraming sorbetes. Kumuha din siya ng sikat na actress para i-advertise. Sa oras na iyon, ang mga tindahan ay puno na ng ganitong uri ng sorbetes. Ang lahat ng tao ay binibili ito. Nang gabing iyon ay nakatanggap si David ng report, dahil may namatay na sa pagkain ng sorbetes. Hanggang sa makarating siya sa eksena kung nasaan ang bangkay, sinundan ni David ang mga bakas. Pagkatapos biglang may umatake sa kanya, mabuti na lang at may kasama siyang lumaban. May lumabas na sorbete sa kanyang leeg. Natakot si Jason nang marinig ang kwento ni David. Dahil may misyon si David, iyon ay ihatid si Jason sa eroplano. Ngunit hindi pa sila nakakalipad, ang kapitan ay pinatay ng sorbetes na iyon. Nakita ito ni Jason kaya tumakbo siya. Ang hindi niya alam ay nakarating siya sa pagawaan ng sorbetes. Pumunta siya sa isang truck ng sorbetes para magtago siya sa loob. Ngunit may lalaking dumating, para isarado ang takip sa truck. Ang sorbetes na ito ay lihim na pumunta sa kanilang unan. Katapos ay kumapit ito sa mukha ng lalaki, kaya hindi makahinga si David. Natakot si Nicole dahil hindi niya alam kung ano yon. Nahulog si David sa kama at nagpupumiglas. Mabilis na binuksan ni Nicole ang lampara para sa alkohol. Pagkatapos ay ibinuhos ito sa mukha ni David. Ngunit hindi paligtas si David. Sinindihan ito ni Nicole gamit ng pose poro. Kaya nasunog ang sorbetes at nakawala si David. Ngunit hindi pa natatapos ang lahat. Dumating ang may-ari ng hotel. Pagkatapos ay lumapit siya para kunin ang sorbetes. Kaya mabilis siyang dinikit ng sorbetes sa pader. At namatay siya sa puntong yon. Sa kabutihang palad, mabilis silang nakatakbo palabas ng hotel. Natakot si David kaya pumunta sila sa pagawaan ng sorbetes. Nang makita nila ang nasa harapan nila ay natulala sila. Dahil sa sobrang dami ng sorbetes kasing laki na ito ng lawa. Ang mga manggagawa ay tila kinokontrol para magtrabaho. Nagpalit ng damit si David at naghanda. Dahil madilim, palihim niyang nilagay ang mga bomba para makaganti sa sorbetes na yon. Sa kabilang panic, ang truck na sinakyan ni Jason ay dumating. Ang mga manggagawa ay nilagay ang hose para ilagay ang sorbetes sa loob ng truck. Natakot si Jason kaya humingi siya ng tulong. Sa kabutihang palad, narinig siya ni David. Matapos niyang malaman na nasa loob si Jason, ninakaw ni David ang truck para lumabas sa pagawaan ng sorbetes. Pagkatapos ay pinindot niya ang remote para sumabog ang mga bomba sa pagawaan ng sorbetes. Ang mga buhangin ay napunta sa sorbetes. Matapos makatakas, iniligtas ni David si Jason. Sa daan tinanong ni Jason si David kung patay na ang sorbetes. Hindi sumagot si David at nagpatuloy sa pagmaneho. Ang sundalo ay nagpaputok ng baril, pero ang lumabas sa katawan niya ay sorbetes. Sinamahan ni David ang mga sundalo, dahil kaninang umaga pala ay kinausap niya ang dati niyang kaibigan. Sinabi niya ang katotohanan sa kanya. Nagpa siya si Colonel na tulungan siya na malutas ang problemang ito, ngunit ang lugar na iyon ay hindi maayos. Dahil puro mga bangkay, mga katawan na ito ay walang laman sa loob. Hindi kinaya ni Nicole na dalhin doon si Jason. Pagpunta nila sa isang silid, lumitaw ang sorbetes. Natakot silang dalawa kaya nagtago sila sa maliit na kahon. Ngunit ang silid ay napupuno na ng sorbetes. Kaya ang dalawa ay lumabas ng silid. Ang kabilang bahagi ng pader ay nasira. Sobrang daming sorbetes ang lumabas. Kaya tumapon ang sorbetes sa lupa. Nalaman nila na hindi na nila ito makontrol. Kaya mabilis silang gumawa ng mga paraan. Sa oras na iyon, muli nakita ni David ang kaibigan niya. Siya ang MC ng istasyon ng TV. Ang layunin niya ay ipahayag ito. Ngunit noong handa na ang lahat, bigla siyang sumigaw. Pagkatapos ay natunaw siya sa isang puting likido, dahil kinokontrol pala siya ng sorbetes. Sa delikadong sandali, nilabas ni David ang dalawang kuryente, upang sunugin ang sorbetes. Pagkatapos ng lahat, si David mismo ang nagpahayag. Narinig ng lahat na kailangan nilang sunugin ang mga sorbetes. Pati ang pagawaan ng sorbetes ay sinunog nila. Pinuntahan ni David ang boss ng pagawaan ng sorbetes. Sinabi nila na may bago silang produkto. Sa oras na ito, ito ay isang bagong uri ng sorbetes. Sinabi din nila na kapag tumigil siya sa pagsiyas at bibigyan nila siya ng pera. Binaba ni David ang kanyang baril, at pinilit niya sila na tikman ng sorbetes na ginawa nila. Pagkatapos nilang kumain, naramdaman nilang hindi tama ito. Dito na nag-